Kasi 'di ba, ang hamster galing siya sa root word. Sa root word na hamonado. So, kailan ba lagi kinakain yung hamonado? Sa Noche Buena. Yan. Okay ba yan? Noche na lang. Sounds original. Buena. Kesa naman Buena Sausage. Hindi, Buena. Parang pangalan ng tao. Parang may bulaklak sa tenga. Buena. Sino sa inyo nanood ng Harry Styles? Si Nate. Sino sa inyo? Ay, si Jello the Pogi. Si Nate. Naubusan daw ng ticket si Jello Cakes. May diba naisip ko sa Nochi? Ay, wag na pala Nochi. May sinabi rin sa akin si JL. Pero, Muntaya hamster ka before. Totoo ba yung balita sa hamster na pag sobrang gutom sila or parang masama or parang ayaw na nila yung anak nila, kinakain nila yung anak nila? Oo. Kasi meron akong pinsan na yung ka-same compound ko sa Rivera. Ano sila? May hamster sila. Dami. Ganyan-ganyan. May mga house-house pa. Yung isang malaking house. May mga floor. Tapos may kung ano-ano activities. Parang kinsinya. Wala. After a week or two, book. Wala na. Sad naman. Pero alam niyo ang pinaka, walaan niyo ang pinaka mabilis madeds na animal na binibili. Hindi. Pag tama si Desti, yung sisiu. Ay, hindi. Mas tama si Jealous Sunshines, yung sisiu na may kulay. Totoo yun. Ewan ko kung dahil sa kulay ba yun or ano ba yun? Tinotocopy lang? Para dahil sa pusa. My God. Ah, toxic yung color sa katawan nila. Okay, akala ko pinapoto, photoshop. Cap, anong? Ay, shucks. No to coloring chicken. Yun kaya ang gawin kong ano, advocacy soon. No coloring of the chicken. Jealous saves, thank you. Dreamers realm. Na-imagine ko paano magpalaki yung sisyu. Bigla nga tuloy ako naawa. Well, hindi naman ako vegan or what. Pero, naisip ko lang bigla dahil sa topic natin na ang daming pinapatay na animals. Eh, mahal ko pa naman si Coach. So, para na-imagine ko, what if patay na siya? No. What if, alam mo yun, dumating yung time na wala na, I'm gonna cry. Pili ko madedepress ako pag nawala si Gucci. Ano na siya eh? 5 years old? Animal lovers. Animal. The other lang, day lang. Oh. So sorry. Dami ko ng fur kid na namalam, na maalam. Oh. Sana punta po kayo sa showcase namin. Dahil since para sa mga iba nag parang worried siguro na parang ay sayang pera ko kasi halos lahat naman yan nakita ko niya sa iyo ganyan ganyan. Feeling ko ang pinakababayaran dito is aside from mapapanood yung other choreographies, performance ng mga hindi pa namin na perform publicly, parang meron kaming mga iba't ibang mga twists sa mga pyesa namin na existing na napakita na. And ang pinaka sulit din dyan kung bakit ka magbabayad is because
sobrang intimate ng venue. Kasi nakapag-perform na ako dun eh dati sa SM Sky Dome. And sobrang sarap mag-perform dun. Tsaka parang, alam mo yun, parang ang sarap na nasa isang lugar tayo lahat na Aces. And balita ko, may nakikita rin ako sa Twitter na may nakabukta ng tickets papunta sa Manila. And I'm happy kasi kahit yeah, parang siguro for some, parang nagdadalawang isip sila kung gagasa sila. Pero you still did it. Thank you. Oh, tsaka ako, nanonood din ako dati ng mga shows sa SM Sky Dome. Kahit nasa may pinaka, yung according sa seat plan na, sa showcase namin. Kahit yung mga nasa pinaka mura, ang ganda pa rin ng view kasi ma-appreciate mo yung ano. Palagay. Basta, guess yun na yun. Naalala niyo yung sa Beanie, kung may mga blues man dito or nakikita yung showcase ng Beanie. Ang saya kaya, as in, ang ingay. Tas, basta, sarap. Ang sarap mag-perform, lalo na kapag alam mong G na G lahat, tsaka interested. Di ba?